Hello, good morning to Dada Loves Channel. Good morning po mga kadada loves. Good morning mga kalola loves. Nandito naman po si Dada Loves magpapaabot ng pasasalamat at pagmamahal sa inyong lahat at magbibigay po ako ng reaction dito sa pangyayari sa kahapon with regards to Raymundo and Kuya Val and also to the sponsors. So, ako guys, ay gusto ko lang po magbigay ng reaction at opinion ko. Opinion ko dito sa napanood kong live video ni Raymundo. Credit video to Raymundo. Kasi gusto ko po mag-share sa inyo ng aking opinion. Kasi although marami na rin pong nagbibigay ng opinion at reaction, lalong-lalo na po si Madam Bopil Vlog. Napanood ko na po yung reaction niya, but I want to share also my opinion. Sana po guys ay magustuhan ninyo at itong opinion ko at reaction video dito sa video live ni Raymundo kahapon with regards to kay Kuya Val sa pagbisita doon na ayaw niyang ipatigil na niya ang pagba-vlog ng mga kung sino mang vlogger ang pupunta doon. At dito naman napanood ko dito sa video na to, sa live video niya na pinanood ko po hanggang dulo. So yung sa dulo, yung mga may panawagan po ang mga sponsor niya. Sponsor po ni Raymundo ha. Sponsor niya, may panawagan sila kay Kuya Val. So, hindi naman po lahat ng sponsor kasi itong parang narinig ko, parang grupo yata sila eh. Tumawag sila kay Raymundo in a group sa phone. Marami yata sila. Hindi naman sa marami, mga ilang sila doon nagsasalitan sila ng sinasabi ng pag-uusap kay Raymundo at nananawagan sila kay Kuya Val. So, gusto ko lang po bigyan ng reaction dito at kung ano ang opinion ko dito sa mga sa liham ni Raymundo at yung panawagan ng mga sponsors. So, panoorin muna natin guys, although I think napanood na nyo ito, pero ito ay bubuksan ko itong live video niya para makita ninyo at bibigyan ko ng i-share ko sa inyo ang aking opinion. So, ito po. Yan po guys, ang live video ni Raymundo kahapon. Ma-post ko lang po guys, sandali ha. Kung napapanood nyo, ang umpisa pa lang ng live video ni Raymundo, parang hinuhugot niya yung hininga niya kasi parang ninenervyos siya. Kasi parang ang paggawa niya nitong live, parang mayroon siyang director or mayroon nag-utos sa kanya na to make this live video. So panoorin po natin. Ito ay opinion ko lang po. Yun. Mapapansin nyo guys, may ads na ang video niya. So, ibig sabihin, kumikita na rin si Raymundo sa sa YouTube niya. So, maganda po yun kasi na, kumbaga, yun nga ang purpose niya para makatulong sa nanay niya daw. Camera action. Parang ganon. Oh.
matagal po eh yung pagbabasa niya kasi yung ano niya, yung sasabihin niya scripted po. Kumbaga, scripted in the sense na ginawa sa kanya kung ano ang sasabihin niya. Kasi kung talagang totoo sa kanya, sa puso niya, sa isipan niya ang sasabihin niya, why no need na siya magsulat kasi nagla-live siya. Hindi na niya isulat. Saka hindi rin siya marunong magsulat masyado. So, kumbaga, itong sasabihin niya, yung mensahe niya, kumbaga dito sa ano niya, sa address niya, mensahe sa lahat ng vlogger, eh, sinulat para sa kanya, para sabihin niya sa live video niya. So, ano na lang natin? Marami kaming natatanggap na masakit sa salita. Pagbibintang. Paghahamak sa aming pagkatao. Marami pong salamat. Naghusga sa aming pagkatao. Ito ay, excuse me po, ma-post ko lang po. Sa opinion ko dito sa ano, sa nakikita kong live sa pagsasalita ni Raymundo, meron lang siyang ano, meron lang tao na nag-udyok sa kanya na mag-live para sabihan ang lahat na wala nang magba-vlog. Although ang punto niya ito si Kuya Val, kasi before siya nagkaya siya umakyat dito sa bundok para gumawa nitong live, kasi nalaman na nila na si Kuya Val ay pinapupunta ni Bernie at pupunta. So habang wala, hindi pa dumating si Kuya Val, umakyat na siya sa bundok, madali na siguro, siguro sinabihan na siya siguro, sige mag-live ka na para maunahan mo, masabi mo sa lahat na yung gusto mong sabihin. So at saka dito naman, yung gumawa ng sulat naman sa kanya, yung content ng sulat, siguro diyan lang sa kanila yan, or yung mga ano kay, kasi may mga malalaki na diyan, mga bata na yan, oh. So siguro yung tapos yung pagsulat niya na yung binabasa niya ay nagpapasalamat pa siya doon sa kumbaga yung mga nahuhusgahan na sila, kumbaga na ano na sila, nasira na sila sa mga tao at siya ay nagpapasalamat. So nanawagan siya sa mga tao, nagpapasalamat sa paghuhusga sa kanya. At wala na po kaming mukha na hinaharap sa aming mga kakilala at ang isa po sa tagal po eh. So bale ang ano niya, ang mensahe niya is wala na daw silang maiaharap na pagmuka sa mga kakilala nila dahil sa mga kumbaga ipalagay na natin sa pagbabasa kanila ng mga tao. So, ito lang para kay Raymundo, ha. Sino ang gumawa ng mga videos mo? Sino ang gumawa? Paano mo ginawa ang mga videos mo kay Lola Damiana? Bakit ang tao nakapagsalita sa iyo ng hindi maganda? Kasi ikaw rin ang gumawa ng paraan para ikaw ay mahusgahan. Unang-una, yung binakod nyo ang bahay mo, ang bahay ni Lola Damiana. At si Lola Damiana, alam na natin lahat at alam mo na rin na si Lola Damiana, yun na ang ano niya, yung maglabas, maglakad mula sa bahay papuntang ano, yun na parang ang exercise niya. Naalala ko pa noon,
Naalala ko pa noon ang isang video ni Lola Damiana, yung pinuntahan siya nila Kalinga Prab. Kinumusta siya, sabi niya, eto, malulumpo na ako sa bahay kasi hindi na daw siya nakakalabas. So, alam natin na yung si Lola Damiana ay kahiligan na niya, parang naging exercise na niya ang paglabas doon. Kasi since nung una pa, nakita ko rin doon sa video niya, naglalakad siya mula sa bahay nila papuntang sa palengke, ang layo-layo. Pero ang lakas ng ano niya, ang lakas ng katawan niya na para maglakad doon. So, yun. So, ginawa niyong ganun. So, pag gustong lumabas ni Lola Damiana, nilalock ninyo ang gate. So, nagwawala siya. At anong ginawa ninyo? Binibidyohan, yung ginagawa mong content. Ginagawa niyong content. So, ang content na yon ay hindi galing sa mga tao, galing sa inyo. Galing sa inyo yung video na yon. Ang mga tao, nag-react lang. So, walang taong makapanood ng ganun na hindi magagalit. At tapos, kayo pa, mismo pamilya niya ang mag-video ng ganun. So, hindi mo ma-blame ang lahat ng tao kung mahusgahan ka. Pangalawa, naggawa ka rin ng video. Sino ang nag-upload? Ikaw. Yung ninanakawan mo ang impression sa iyo ng mga tao, nagnakaw ka sa pera ni Lola Damiana. Kasi binibidyo mo, naglalungkat ka ng damit ni Lola Damiana at may kinuha ka at inano mo. Sinuksok mo sa bulsa mo. So, sino ang nag-upload noon? Ikaw. Ako rin nga, nung na ang video na yun, nasabi nila, ninakaw ni Raymundo ang pera ni Lola Damiana. Hindi ko maubos isipin na ang pagnanakaw ba ay may magbibidyo sa'yo doon sa kwarto? Bibidyuhan ka sa pagnanakaw mo? Gusto mo ba yun? Halimbawa, nagkuha ka, binibidyo ka. Not unless ikaw yun ang nagbidyo sa sarili mo. So, which is ikaw nga ang nagbidyo sa sarili mo na para makagawa ka lang ng content. So, yun. Ayun na naman. Nabash ka na naman. May nasabi na naman ng mga tao. Hindi, huwag mong i-blame sa mga tao ang sabi mo na wala ka nang maiharap sa mukha ng mga kakilala nyo. Yung pagmumutya sa inyo, pagbabasa nyo. Ikaw ang naggawa ng sarili mong kwento. Ang mga tao, nakareact lang dahil doon sa ginagawa nyo. Iyon po. Yan. So, panoorin natin. Ay, nag-aaway na kami magkapatid. Yun, sa nag-aaway kayong magkapatid ni Bernie. Ako, ang tingin ko kay Bernie, since noon pa, si Bernie parang hindi siya masyado sumasali sa mga anok sa kanya. Nakikita niya si Kuya Bal since noon pa. First pa talaga na nakita ni Kuya Bal si Lola Damiana at tinulungan niya at inaruga niya at binihisan, binahayan, pinakain, lahat-lahat. Nakikita yun ni Bernie. Pero alam mo si Bernie, hindi siya sumasali doon. At natuto lang siya doon kay ano. Na-appreciate niya ang ginagawa ni Kuya Bal noon. So ngayon, siguro dahil bakit kayo nag-away-away magkapatid? Dahil si Bernie, hindi niya nagustuhan ang mga ginagawa mo with Rampage. Kasi siguro nakita niya na parang hindi tama. At lalo na doon sa mga nangyayari. Pero so ngayon, hanggang sa dumating sa punto na si Rampage, pinagawaan ka nga niya ng bahay at ginawaan ka niya ng YouTube mo, nung nagka-ano ka na sa YouTube mo, tumaas na ang YouTube mo, kumbaga
magkakapera ka na sa YouTube. Ano na? May nakita kong video ni Rampage na pinaubayan na niya sa ikaw na daw magpapatuloy. Kasi ang inisip niya, may kumikita ka na sa YouTube. Kaya ganon. So, ngayon, binitawan ka na ni Rampage hanggang sa nagkaroon na ng mga issue, yung mga sulat-sulat na pinakita mo sa mga lahat ng tao. Sabi mo yung sponsor, nagsulat ng ganon. So, lahat ng bagay ng mga kaguluhan na sinasabi mo galing sa iyo, sa inyo. Kayo ang gumagawa. Ang mga tao, nagre-react lang. Kayo ang gumagawa ng gulo sa ano ninyo, sa pamilya ninyo or sa sarili ninyo, sa grupo ninyo. Walang nang gulo sa inyo, lalong-lalo na si Kuya Bal. Si Kuya Bal, narinig ba ninyo na nag-ano sa inyo, nagsalita sa inyo? Wala. May narinig ba kayo kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, sa mga team niya? May narinig ba kayo na nagsalita sa inyo? Kung hindi, yung mga ano lang, yung mga nagre-reaction lang, nagre-react lang. Tapos yung sa side mo, hindi niyo matanggap ang mga mali niyo. So hanggang sa ganun, parang nagkaanuhan na. Nagbangayan-bangayan na. So ngayon, ang ano mo, kayong dalawang magkapatid ang nag-aaway-away na. Hindi siguro ganun. Ang pinag-awayan lang ninyo siguro, tungkol sa hindi nagustuhan ni Bernie ang mga ginagawa mo. Alam ko na ma'am ko na ang gusto ninyo lang ay ang ikabuti ng nanay namin at nagpapasalamat po kami doon. Oh, yan. Tama. Ganyan. Magpasalamat ka na lang, lalong-lalo na kay Kuya Bal, kasi si Kuya Bal ang nakaangat kay Lola Damiana. Ngayon, nung umangat na si Lola Damiana at nandyan ka na, ang problema lang kasi yung pumasok si Rampage sa buhay mo, sa buhay ninyong mag-ina. So si Kuya Bal, natuwa siya, nandyan ka na kay Lola Damiana, sa nanay mo. So, hindi na muna pumasok sa si Kuya Bal. Pero may narinig ba kayong masama sa sinabi ni Kuya Bal para sa inyo? Wala. Marami rin si Kuya Bal ginagawa eh. So ngayon, kayo na nila Rampage ang nag-araw-araw kay Lola Damiana. Kumbaga, yung parang, kasi ang parang ang ano dito is about money. So yung inaano na ninyo si Lola Damiana, ginagamit na ninyo si Lola Damiana sa pang-araw-araw ninyong ano, pang-araw-araw ninyong content. At yung mga sponsor, syempre, alam nyo naman ang mga sponsor, ano sila kay Lola Damiana, yun. So hanggang siguro na ano, itong si Rampage, nagtumaas na ng tumaas at nagkaroon na ng mga maraming sponsor, si Rampage, meron siyang ano na, meron na siyang ibang ano project. So binitawan na niya ang project niya sa iyo kasi sa nakita ko noon ikaw daw bahay mo daw ang first housing project ni Rampage. Ngayon sa vlog niya kay Lola Damiana at sa iyo, nagkaroon na siya ng maraming sponsor para kay Lola Damiana at the same time binigyan na siya ng sponsor ng mga project ng pabahay. Yun. So siguro nung nakakuha na siya ng project ng mga meron na yata siyang project ng pabahay, nagpagawa ang mga sponsor ng pabahay project kay Rampage. So doon na siya tumutok. So pinabayaan ka na niya. Kasi nandiyan naman ang may YouTube ka naman. So yun lang ang ano ko ha, ang opinion ko. Tapos ito yung tungkol sa liham niya ni Raymundo. Ngayon ito guys, ipano rin po natin yung ano ng mga sponsor. Kumbaga,
habang nagla-live si Raymundo, tumawag daw ang sponsor sa kanya. So, pakinggan natin guys ang ano. Yan. Hello po. Yan po. Hello. Hello. Tama yung sinabi mo na wala na pamamagitan ng mga vlogger. Opo. Opo lang siya. Wala na pamamagitan ng mga vlogger. Opo. Ipan na lang ang mag-vlog kay Lola. Opo. Para pa sa lahat, wala na. Sorry guys ha, ma-post ko lang. Sa tingin ko guys, ang ano ko dito kay Raymundo, parang na-brainwash siya ng mga sa paligid niya. Hindi ko na i-mention kung yung sponsor ba or yung mga sponsors na tumulong sa kanya at saka yung ano, yung si La Rampage or ano, basta yung nasa paligid niya, parang na-brainwash siya eh. Kasi again sila kay Kuya Bal. Kasi nung tinawagan ni Bernie si Kuya Bal na papuntahin diyan, yan parang nag-ano sila eh, parang naaligaga sila lahat. So nag-isip sila kung anong ipagawa nila kay Raymundo. Hindi na sila makagawa, si Raymundo ang ipinaano nila. So itong si Raymundo, madali siya kasing maano, kasi ma-brainwash. So sinabihan nila siguro na sige mag-live ka, sabihin mo ganito ganun habang wala pa doon si Kuya Bal. So ganun ang ano ko, ang opinion ko dito sa video ni, sa live video ni ano. Tingnan niyo guys. Ito namang mga, ito namang sponsor, hindi ko nila lahat. Itong sponsor na nagsalita. Sana naman ma'am, maganda nga 'yon. Isipin natin kayong mga sponsors ang ano ninyo kasi tumulong kayo kay Lola Damiana. Wala naman pong siguro parang nagkakagulo dito. Lalong-lalo na kay Kuya Bal, hindi naman siya po nang gulo. Hindi niyo po dapat sabihan na ipagpatuloy na lang ni Raymundo ang pag-vlog niya tapos pag kumita siya ay hatian niya si Kuya Bal. Hindi po ganun yun. Hindi ganun ang intention ni Kuya Bal para tumulong kay Lola Damiana. Nakikita po ninyo, nakikita po nating lahat kung paano ang pagtulong ni Kuya Bal kay Lola Damiana. Hindi siya naghangad na magkapera kay Lola Damiana. Ang sa kanya, ang hangad niya ay tinulungan niya si Lola Damiana, which is hanggang sa ang mga sponsor ay tumulong na rin. So, as a sponsor, mas matuwa nga tayo, lalong-lalo ng mga sponsors na marami kayong nagtutulungan, di ba? Marami kayong nagtutulungan para doon kay Lola Damiana. So hindi 'yun para sa sabihan na yung si Raymundo na lang ang dapat ano, yung pagbawalan ang ibang ano, lalong-lalo na si Kuya Bal pagbawalan mag-vlog doon. Kasi si Kuya Bal in the first place siya ang nagpaangat kay Lola Damiana, siya ang nag-promote kay Lola Damiana, siya ang naka-discover kay Lola Damiana. So may possibility na gusto niyang bisitahin si Lola Damiana. Kahit sino, kahit kayo nga as sponsor, may natulungan kayo sa Pinas. Tulad na ni Lola Damiana. Sa tagal ng panahon, pag bumalik kayo, siyempre gusto niyang bisitahin si Lola Damiana kasi tinulungan niyo siya. Hindi naman tinulungan, dahil sa tinulungan niyo, gusto niyong makita ang ano. Kasi meron na kayong connection pati ni Lola Damiana. Na ganoon din si Kuya Bal. Meron na rin siyang connection doon kay Lola Damiana. Lalong-lalo na siya ang naka-discover, siya ang naka-alam ng bawat buhay, ng bawat ang pangyayari kay Lola Damiana.
Oo, maganda nga yan eh. Maganda nga yan, tuloy ang suporta ninyo. Saludo nga ako. Sabi ko nga noon, saludo ako sa mga sponsor, tuloy ang ano nila kay Lola Damiana. So, tuloy ang suporta ninyo kay Raimundo. Mas maganda nga yun. O, kung tuloy-tuloy ang pagsuporta ninyo kay Raimundo para kay Lola Damiana, pero wala namang dahilan para itigil din ninyo pagsabihan nyo si Kuya Bal na huwag nang mag-vlog doon at nakakagulo lang. Wala akong masilip na dahilan kung papasok si Kuya Bal doon o ay makakabigay si Kuya Bal ng gulo. I don't think so. Marami pa naman yung nag-dagaan sa inyo na susuport eh. Oh, tingnan niyo guys, itong mga nag-uusap sa phone, parang marami sila. So hindi naman siguro ito lahat ng sponsors na lalong-lalo na yung mga sponsors na tumutulong kila Kuya Bal para kay Lola Damiana. Itong siguro itong grupo na to na sponsor eh meron silang sariling ano grupo. Grupo sila ng sponsor para kay Raimundo. So stay na lang kayo mag-support kay Raimundo para kay Lola Damiana. Mas maganda ngayon at this and then si Kuya Bal nandoon naman siya sa ibang sa ano niya para sumuporta kay Lola Damiana at yung mga sponsors niya para kay Lola Damiana. So kayo kung gusto niyo sumuporta kay Lola kay Raimundo para kay Lola Damiana, wala nang dahilan para pagbawalan niyo at sabihan niyo si Raimundo na pagbawalan niya si Kuya Bal kasi kung papasok man si Kuya Bal diyan para tumulong kay Lola Damiana mas maganda kasi dadagdag ang tutulong kay Lola Damiana in the first place at saka pag pumasok si Kuya Bal diyan si Raimundo sumbaga wala na diyan si Rampage si Raimundo kulang pa siya sa pagba-vlog sa kaalaman sa pagba-vlog. Si Kuya Bal, kung papasok man siya diyan, hindi niya ipipigilan si Raimundo para mag-vlog kay Lola Damiana. Mas maganda nga 'yun. Siguro tutulungan pa siya ni Kuya Bal kung paano siya mag-vlog ng maayos kay Lola Damiana. Kasi sabi nga ninyo, 'yun na ang pinagkakakitaan ni Raimundo sa pagba-vlog niya para sa pamilya niya. Mas maganda nga 'yon si Kuya Bal, I don't think so napipigilan din niya si Raimundo. Instead, tutulungan pa niya 'yan. Tutulungan niya kung paano mag-vlog, paano kumita. Si Raimundo pa kaya maski nga 'yung lahat ng mga vloggers tinulungan ni Kuya Bal para makapag-vlog at makakumita sa ano? Sa pagba-vlog para makatulong. Yan si sponsor Weng. Sana ano makarating yan kay Bal. Na sana respetuhin naman yung decision mo dahil ikaw naman yung nag-aalaga kay Lola Damiana. Sana respetuhin na lang ni Bal yun kasi kayong may karapatan diyan, hindi siya. Ang tanong dito, bakit ba pinag-aagawan si Lola Damiana? Bakit for what? Bakit ano respetuhin ang decision? Bakit? I don't think so si Raimundo, siya ang nakaisip na huwag itigil na ang pag-vlog ng mga tao. Siguro si Raimundo nga, sabi ko, meron nag-ano sa kanya. Meron nagbigay sa kanya ng idea na why don't you stop na ano yung pag-vlog para. Kasi again sila kay Kuya Bal. Again sila kay Kuya Bal. Kaya nga itong si Bernie, nakikita niya naman, maganda naman ang intention nila Kuya Bal at kung papasok man sila Kuya Bal diyan maganda ang ano walang gulo. Alam niyo si Rampage ang pumasok diyan anong nangyari? Gulo. So si Kuya Bal wala na kayong narinig kay Kuya Bal.
So, si Rampage ang pumasok, si Raimundo, walang alam sa pagbablog. Mag-vlog na lang nang hindi niya alam kung yun ay kakabuti or ano, kung hindi. So, anong nangyari? Lahat ng tao sa buong mundo, sa mga vlogs ni Raimundo, dahil hindi niya alam kung paano mag-vlog, hindi niya alam kung ano ang dapat i-upload niya, ano ang dapat i-content niya kay Lola Damiana, basta ang alam niya, ang nanay niya, ang iba-vlog niya dahil maraming mag-view. Pero hindi niya alam, ang sa pag-vlog niya sa nanay niya ay nakakasama na sa kanya kasi maano siya talaga ng mahuhusgan siya ng mga tao kasi hindi tama yung pag-vlog niya kay Lola Damiana. Yun. Marami sila yata eh, na yung mga ano, may grupo sila. Oh, ayan guys. Yun guys, ano. So yun po ang live video ni Raimundo yung sa bandang huli parang na narinig ko puro ano na komenta ng mga ano ng mga sponsor niya. Sponsor na mga tao na tumutulong kay Raimundo at kay Rampage na rin yun siguro. So dahil si Raimundo ang ano, so ang ano ko lang po sa mga sponsor ni Raimundo, sana po maintindihan din ninyo na wala pong dahilan para sabihin natin na si Kuya Bal at manawagan tayo kay Kuya Bal na respetuhin ang desisyon ni Raimundo. Siguro naka-decision si Raimundo ng ganyan dahil meron din siyang mga ano, meron din nagsasabi sa kanya kung ano na para itigil. Kasi sa tingin ko, walang dahilan na ipapigilan sila Kuya Bal or ibang vlogger na mag-vlog doon kay Lola Damiana at sabihin pa na kung pupunta man si Kuya Bal, huwag siyang mag-vlog kay Lola Damiana at si Raimundo lang ang may karapatan mag-vlog. Ano po ba ito si Lola Damiana? Ano? So parang ginagawa po si Lola Damiana na hindi ko alam kung anong words ang sabihin ko na si Lola Damiana ay parang isa siyang material na gagamitin para sa ano, parang ewan ko na lang, basta alam na yan ninyo lahat. So, yung mga sponsor ni Raimundo, sana po, sumuporta kayo. Yeah, sumuporta na lang kayo kay Raimundo. Para kung gusto nyo sumuporta kay Raimundo, full support na kayo kay Raimundo para sa kay Lola Damiana at sa kanya. Pero, mas maganda nga yun, pag pumunta, so mas maganda rin 'yon pag sumuporta din si Kuya Bal doon para dagdag din tulong kay Lola Damiana. So hanggang diyan na lang po guys. So kayo na lang po ang humusga dito sa ano. Ito alam ko napanood na po ninyo itong live video at mga reactions ng mga vloggers kapatid nating mga vloggers, reaction vloggers. Ang sa akin, ito lang po ang opinion ko sa live video na to.
So maraming maraming salamat po. Sana nagustuhan po ninyo ang opinion ko at kung mayroon man po akong mali na sinabi, ipagpaumanin na lang po ninyo. Thank you so much. Thank you so much po sa mga viewers, sa papanood. Please subscribe, hashtag Dadalabs. Continue support po. Please support po my channel. At sana po ay patuloy po tayo manalangin na sana lahat ng mga ano na nangyayari dito sa atin sa larangan ng YouTube community, sana po ay lahat tayo ay magmahalan at alisin na yung mga negative thinking. So maraming maraming salamat po. Have a nice day. God bless po sa inyong lahat. Mua. Love, love, love. Hashtag Dadalabs Stress Reliever. Don't forget to subscribe, like, and share. And please click the bell button and click all to notify you for the next vlogs. Thank you so much po. Bye!